Thanks, it's me, Arian. Welcome to Kindergarten, Module Serie. Nandito na tayo sa Quarter 2, Week 5. Ang aaralin naman natin ngayon ay tungkol sa ating paaralan. Tungkol sa mga bagay na nakikita sa paaralan at sa silid-aralan. Mga bagay na nagsisimula sa letrang B at I. Mga bagay na may bilang 5. At mga bagay na magkakatulad ang bilang. Bago natin simulan, ay nais ko kayong muling batiin ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Nag-enjoy ba kayo sa inyong bakasyon? Kung akong tatanungin nyo, ako ay nag-enjoy. Nag-enjoy ako sa mga fireworks. Nakompleto ko ang simbang gabi. At namitay tayo ng munting higaro para sa mga batang nangangandig. Mga batang nagsisimba. At mga stretching din. Grabe guys, sobrang busy ko nung bakasyon. Hindi ko naman ayan. Tapos na pala ang bakasyon. At eto na, back to module na tayo. Kira-tara na! Simulan na natin! Unang gawain, lagyan ng check ang kahon kung ang larawan ay makikita sa loob ng silid-aralan. Ang unang larawan ay wash area. Hindi natin lalagyan ng check kasi nakalagay yan sa labas ng paaralan o silid ng aralan. Ang sunod na larawan ay reading corner. Lagyan natin ng check ang kahon kasi nakikita yan sa loob ng classroom. Huling larawan ay kusina. Wala yan sa loob ng classroom. Kaya hindi natin lalagyan ng check. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Gupitin ang mga larawan na makikita sa silid-alaran at idikit ito sa loob ng kahon. Ang mga larawan ay math corner, reading corner, silid tulugan, sala, at playground. Lahat yan ay ididikit natin maliban sa silid tulugan at sala. Tara na, gupitin na natin ang tamang larawan na makikita sa loob ng classroom. Mga bagay na nakikita sa silid-aralan. Ikahol ang mga larawan na makikita sa silid-aralan. Ang ikakahon natin ay what corner, play or la, dalawa lang. Kasi yung ibang larawan hindi nakikita sa loob ng classroom. Sa labas lamang sila makikita. Ito na guys, dito naman tayo sa sumunod na gawain. Bakitin ang pangalan ng mga lugar na makikita sa paaralan. Meron ditong palaruan, principal office, at kantina. Tara, bakitin na natin. Tapos na guys! Lagyan ng X ang mga bagay na hindi makikita sa paaralan. Meron ditong upuan. Hindi natin lalagyan ng X kasi nakikita yan sa paaralan. Ginagamit ng ating mga guro o mag-aaral. Sunod naman ay oven o gaswen. Lalagyan natin ng X dahil sa bahay yan makikita sa kusina ni nanay. Sunod naman ay whiteboard. Hindi natin lalagyan ng X dahil nakikita yan sa loob ng paaralan. Sunod ay larawan ng lampara. Lagyan natin ng X dahil nakikita yan sa loob ng kwarto. At ang huling larawan ay computer o laptop.
hindi natin lalagyan ng X dahil nakikita yan sa loob ng paaralan. Ginagamit ng mga teacher kung may inaayos sila o ng mga batang nag-aaral. Tapos na tayo dito, guys. Dito naman tayo sa ibaba. Lagyan ng hugis tatsirot o triangle ang mga bagay na magkakatulad ang bilang. Dito sa unahan ay dalawang upuan at tatlong kayora. Hindi natin lalagyan ng hugis tatsulok dahil hindi sila pereho ng bilang. Dito naman sa sumunod na larawan ay mayroong limang yudel. 1, 2, 3, 4, 5 at limang eraser. 1, 2, 3, 4, 5. Lalagyan natin ang hugis tatsulok. Dahil pereho sila ng bilang na 5. Tapos na, guys! Lagyan ng check ang pangalan na tumutukoy sa bawat larawan. Ang unang larawan ay lapis. Ang pagpilian ay lapis, pantasa, at baso. Lalagyan natin ng check ay yung lapis. Sunod na larawan ay gunting. Ang pagpilian ay pandikit, gunting, at pantasa. Ang lalagyan natin ng check ay yung gunting. Ang huling larawan ay yung bag. Ang pagpilian ay bag, pantasa, at baso. Ang lalagyan natin ng check ay yung bag. Tapos na, guys! Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Ang mga ilarawan sa ibaba, ang mga bagay na makikita sa silid araran na nagsisimula sa letrang B. Ang unang larawan ay basahan, ito naman ay bintana, sunod ay baso, basurahan, at bag. Guhitan ng kulay pula ang pangalan ng bagay nang hindi makikita sa paaralan na nagsisimula sa letrang I. Ang unang larawan ay ibon. Hindi yan nakikita sa paaralan kaya guguhitan natin yung pangalan. Sunod na larawan ay ilaw. Meron yan sa paaralan kaya hindi natin guguhitan. Ang angkule ay larawan ng isda. Guguhitan natin dahil hindi yan nakikita sa paaralan. Mga bagay na nakikita at hindi nakikita sa loob ng paaralan. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Kulay ng asul ang mga bagay na makikita sa paaralan. Lahat ng iyan ay makikita sa paaralan. Liban sa bakteryo at unan, tara kulayin natin ng asul yung ibang larawan na makikita sa paaralan. Mga bagay na nakikita sa paaralan. Isulat sa patlang ang letra ng pangalan ng bagay na nagsisimula sa letrang B. Unang larawan ay basahan. Ang pangalan niya ay nasa letrang C. Basahan. Sunod na larawan ay baso. Pangalan niya ay nasa letrang B. Baso. Sunod na larawan ay basurahan. Ang pangalan niya ay nasa letrang E. Basurahan. Pang-apat ay larawan ng bintana. Ang pangalan niya ay nasa letrang A. Bintana. At ang huling larawan ay bag. Ang pangalan niya ay nasa letrang D. Bag. Tara, isulat na natin ang letra ng mga tamang sagot. Tapos na, guys! Huling gawain. Gumuhit sa loob ng kahon ng 5 bagay na nakikita sa silid araran. Maguguhit ako ng upo.
pan, mesa, whiteboard, pangbura o eraser, at saka chalk o pangsulat sa blackboard. Tara, guwit na tayo! Sa Sinit Aragan. Dito nagtatapos ang akin module. Abangan nyo ang susunod natin na module. Ako nga pala si Erin, ang inyong teacher to Cheran. Dito lang yon sa Erin TV. Bye guys!